good evening kung saan bansa man kayo. Sa ngayon po ay ituturo ko lang kung paano gumawa ng napakasimpleng kortina. Pwede po sa bintana, sa pinto, or sa dingding. Unang-una po ay kukunin natin ang sukat ng bintana or pinto. Sa mga bintana po, ang pinakamahaba na sukat ay 5 inches above the floor. At sa mga pinto naman ay 2 inches above the floor ang length. So, kung saan nagmula yung rod, kung mayroon ang nakalagay na rod, doon po mag-uumpisa ang sukat hanggang doon sa length na gusto niyo. At halimbawa ito, umpisa na natin. Halimbawa ito na yung tela. Ito yung lapad ng tela. Pag bumili kayo ng tela, wala na kayong babawasin sa lapad niya. Sagad na siyang ganyan. Ang puputulin na lang kung ano yung haba na nakuha niyo. Ngayon po, kung ang haba, halimbawa, ang haba ay 50, magdadagdag po kayo ng 4 inches para po sa fold sa taas at 2 inches para sa fold sa ibaba. So, kung 50 plus 4 plus 2 equals 56. Ngayon, pag gagawin nyo na po, ang unang-unang gagawin ay ipo-fold nyo yung mga gilid na ganito, kabilaan. Half-half lang, ipo-fold ng ganyan. Yung iba naman, kung ang tela, hindi naman siya nagtatastas yung gilid at maganda naman, hindi na nila pinufold. Pero kailangan pinufold yun kahit maganda yung itsura ng gilid ng tela. Kailangan ifold pa rin ng 1 cm or 1/4 or 1/2 ng doble. Yan, magkabilaan. Pwede po siyang tahiin sa kamay. Lalo na kung wala namang maginagawa, nanonood ng TV, pwede nyo pong gawin yun sa kamay. Pag na-fold nyo po yung magkabilang side, yung ibaba naman ang ipo-fold. Diba nagbigay tayo dito ng 2 inches na allowance sa baba. So, ipo-fold nyo ng 1 inch, bali dalawang fold na 1 inch, kaya 2 inches yon. At yung 4 inches naman sa taas, ipo-fold nyo naman yung 4, ganyan. Halimbawa, ito 4 inches na siya. Tapos, itutupi nyo ng maliit lang ito. Yung sa pinaka-baba nitong itong 4 inches, ayan. Tatahiin nyo na po ito. Yan, tatahiin nyo na. Yan, pwede rin yan sa kamay tahiin. At pagkatapos, bakit siya 4 inches? Pag 4 inches, nabawasan siya limbawa ng ito, 1/4 lang naman to. Di may matitira pa siyang 1 3/4. Basta tahian nyo lang po siya ng, sa gitna dyan. Yan. Pwede man na dito 2 inches, tapos yung matitira doon sa baba. Kahit 1 3/4 na lang. Or hati, walang problema. Bakit po ganun ang ginagawa? Na may sobra at bakit dalawa yung tahi yan, dito at saka sa gitna, kasi yung dito po sa bandang baba pag natahian na natin dito at saka doon yung dito sa bandang baba na to, dito po isusuot yung rod. Halimbawa ito yung rod, dyan po siya sa bandang baba, dyan isusuot, hindi po dito sa taas, kaya siya may sobra dito sa taas, kasi pag nag-sheared na siya ng ganun, iyan na po ang magiging design niya, yung parang ruffles na siya doon sa taas. Yan. Kasi yung mga hindi nakakaintindi, may mga nabibiling kortina na may ganyan ang fold din, na may tahi doon at doon. Minsan dito nila sinusuot sa itaas. Hindi po dyan, dito sa pangalawa, dito sa baba. Kasi ito, pag nag-shared na siya, yun ang magsisilbing design niya, na magpukulubot siya ng ganyan. Ayan. At siya na yung magiging ruffles. At yung sukat naman ng haba ng bintana, halimbawa ito, 60 inches yung width ng tela. Mayroon namang 45, pero pang maganda yung 60 para marami ang kulukulubot, yung shearing. Halimbawa yung bintana nyo, 60, yung ganyan, tapos dalawang panel. Ibig sabihin, hindi 60 ang tela na gagamitin nyo, dapat doble. Kung 60 yon, magiging 120 yung kortina. So, dalawang putol ng ganito na 60 inches ang lapad, dalawang putol ang gagawin nyo. Para pag isinuot na doon sa bintana, mayroon siyang shearing. Hindi siya yung flat na flat lang. Sa mga bintana naman, kasya na yung isang lapad lang ng ganyan o isang panel na tinatawag. So, ayan guys, sana maski pa paano ay may natutunan kayo sa akin sa simpleng magpapaganda sa ating bahay, hindi na tayo kailangan pang magpagawa sa iba, kahit na walang makina ay pwede natin gawin. Bibili na lang tayo ng tela at puputulin din lang naman natin, tatahian dito sa magkabila, tapos sa baba, at ipo-fold natin ito ng ganyan na malaki, at tatahian sa gitna, at dito isusuot. Napakadali, di ba? So ayan, dahil magto 2021 na, siguro mapapanood nyo itong video ko ay year 2021 na,
So may natutunan kayo at mapapagandahan natin ang ating bahay. Maybe natin kailangan pang gumastos ng malaki sa pagpapagawa. Bibili lang ng telas. And guys, thank you so much for watching. Huwag niyo kalimutan na i-share at i-subscribe yung channel ko pag hindi pa kayo pa-subscribe. At syempre, pindutin ang bell para update sa mga susunod pang tutorial na gagawin ko. Thank you guys again. God bless. Bye-bye.